ano ba yung mga parang para sa personal growth natin, no? Na paari nating magawa sa bagong taon. Eh, para po siguro tulungan tayo na gabayan tayo na paano nga ba natin makakamit lahat ito at matutupad lahat ito. Eh, makakapiling po natin ngayon ay isa po siyang life coach and psychologist. Ha? Siya po ay nasa linya po ng ating telepono at ipapakilala siyempre ng ating partner. Partner, pakilala nga natin yung panauhin natin. So welcome, welcome at Happy New Year kay Lillian Nang Gui. Katulad yan ang sinabi ni partner, siya po ay isang life coach and psychologist. Miss Lillian! Gui po ba o Gui? Okay, good morning po. Good morning, Tony and Carmina. You know, very positive and a blessed coming 2023. Oh, maganda introduction so nyo. I love it. And oy, from there, marami tayong mapupuntahan. Siyempre naman po. Dapat espesyal ang pambungad na introduction para po sa inyo. Maraming salamat po. Mm. Maganda pong umaga sa inyong lahat. Yes po. Sa inyo rin po. Good morning! Mm-hmm. Anyway, pag tayo po ay laging nasa topic po ng mga New Year's resolutions, yan, di ba? Marami po sa atin nagsiset ng mga goals na gusto nating ma-achieve. Unang-una sa lahat, when we try to set goals for the New Year, ito po ba ay dahil sa tingin po natin ay dapat merong tayong improvement sa buhay natin, no? Sa bagong taon. Opo. Alam mo kung kadalasan maraming tao nagsiset goals ng para sa New Year, no? Number one, hindi ko alam kung dahil ba ito ay gusto talaga nila, okay? Or ito ba ay something na dahil sa tradisyon at ginagawa lang ng tao, oo. Mm-hmm. O pature-bature ba lang para idaan yung bagong taon? I like the term! yeah, kasi many people always, I remember, hindi lang kayo panguna. Marami-rami na rin akong interview for like what to do, how to do, the goals. To prepare the new year, but it always starts with preparing one thing to have a good new year resolution. Pero if the year ends na, wala. Iba nagsasabi nga, start of the year, magbabawas ng 2 pounds, 5 pounds. Mm-hmm. Imagine isang taon, 365 days in a year, you started wanting to lose 5 pounds. 365 days a year, hindi mo man na-lose ni 2 pounds or 1 pound. Diba? What are you trying to drive at? Yes, I'm trying to say is, you know, the New Year's resolution for me is not something that I really practice personally, but I would always say it's okay lang to share my personal opinion. Instead of a New Year's resolution, let us do it as a New Year appreciation. Ah, okay. That's a new way of looking at it, okay? New Year's appreciation. Appreciation of what specifically? Okay. When we appreciate what happened to our past, it will become our voice for the future. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ito ang magiging goal at gabay natin sa buong taon. Kaysa nag-iisip tayo na, dapat, hindi mo naman kaya gawin dapat. I-appreciate na lang natin. Na-appreciate ko itong taon. Naging okay kami ng family members ko. And let this be the guide for your coming year. And therefore, the coming year, I am going to build stronger relationship. Kaya pala eh. Doable pala eh. Sa makatuwid, Ma'am Lillian, kung ano yung nasimulan mo na nitong palipas na taon, maaring ito ipagpatuloy mo na lamang sa bagong taon. Yes. Kasi kaysa maggagawa ka ng unrealistic goals, maganda-ganda lang, maganda-ganda lang para mamposta New Year sa inyong social media, wag na. Pature-pature lang, ha? Pature-pature lang. Let's do something na very, very reasonable, doable, at kaya naman gawain. Mm-hmm. Magandang tip yan, ha? Mm-hmm. Doc partner? Lillian and partner, magandang tip yan because rather than starting from nothing, you build on something. Na nagawa na. Yes. Kasi ang hirap naman na mananaginip tayo, nang dilat tayo, at gutom tayo, na ito dapat. We have nothing to start on. We start on appreciating. Because when we appreciate, we can start on a specific goal. Yeah. And with the right attitude.
Eh paano, Doc Lillian, yung mga ano, yung mga, nako, ilang araw na lang, magtatapos na yung 2022, magkukumahog ngayon. Akala ko sasabihin mo, nako, magtatapos na yung 2022, wala pa akong jowa. Yung mga ganon, magkukumahog na maano kanilang ma-fulfill ang kanilang New Year's resolution. O, anong masasabi mo doon? Sorry, what's kumahog? Kumahog means nagkakandara pa kang... In a hurry now to fulfill the resolution you failed to do the past year. So, bonggaseous stress out na yan, di ba? So, why do you want to start your year with the stress? Why want to start a year with something negative? Eh kung wala kang boyfriend ngayon, maaari talagang hindi yan, okay ha, hindi ko sinasabi para sa iyan. If you don't have a boyfriend this year, and you want to have a boyfriend next year, then you work on something to improve yourself so you can better attract candidate. Diba? You appreciate yourself first. If you appreciate yourself, mas ma-appreciate ka ng iba. Eh, paano naman ikaw ma-appreciate ng ibang tao kung hindi mo na-appreciate sarili mo? Feeling mo ba drama ka? Feeling mo ba nasa K-drama ka? Feeling mo ba nasa mga drama skit ka na somebody will pop out, your Prince Charming or your princess will come out of the blues loving you? No. Ang totoo, you can... Oy, sobra. Parang daming minions ko, no? Dapat, mahalin mo munang sarili mo. Because if you love yourself... Masaya ka ba? Good, very positive attitude, and you will attract people to like you and to try to want to discover more about you. Oh, tama. It actually falls in the same line na binanggit nyo, na it should be a year of appreciation. Kailangan i-appreciate mo din ang sarili mo muna bago mo asahan na ma-appreciate ka ng iba na gusto mong maging malapit sa'yo. Diba? Tama. Tama, imagine. Kung hindi mo na-appreciate sarili mo, hindi ka mag-aayos. Eh kung hindi ka mag-aayos, syunga-syunga ka. Eh kung syunga-syunga ka, sino magkakagusto sa'yo? Diba? I don't... What is, gusto ko sana sabihin, what is syunga-syunga? you don't take good care of yourself anymore. But when you appreciate yourself, magsusuklay ka. Pag nagsuklay ka, wala kang buhok na nawawala. Maganda ka tingnan. Walang tikwas. Yes. At ang buhay... Alam mo, Doc Lillian, partner? Oo, ito hindi kailangan ng pagtatapos o pagsisimula ng taon. But I have to say, I appreciate you and your vocabulary, Doc Lillian. Kasi, you know, people are so apprehensive to come to mental health practitioner because they think that we use highfalutin words. They think clinical, yung mga clinical terms. Parang feeling nila pag nandyan na sila sa center namin o sa clinic namin para silang, you know, like kakatayin or something or operating on their brain. Of course not. We're not that nakakatakot. We are just like you and me. We're very friendly. Hey. And we are also down to earth. Ma'am Lillian, question po. Balik po tayo. Medyo serious lang na konti. Of course, sabi mo nga, mental health, no? That became a very pressing issue, lalo na noong mga panahon pa ng mga lockdown. Would you say po na medyo naibsan na po, medyo na gumaang na po ba ang mga mental health problems ng mga karaniwang Pilipino nitong nakaraang 2022 dahil nga po sa nagluwag na at medyo nakabalik na sa normal, new normal ang buhay? Would you say, Ma'am Lillian, na medyo nabawas-bawasan na yung mental health problems ng mga Pilipino? Alam niyo po, during the lockdown, mas marami akong oras na magbasa, makinig. Hindi na lang dyaryo, nagbabasa sa social media, ang dami. Yeah. This is one thing I love sa mga Filipinos. Super. Number one, we are a land of heroes. Number two, our resiliency factor is very, very high. Hindi tayo umulan nang iiyak na. Pag umulan, hindi tayo iiyak. Mag-uumpisa na tayo mag-relocate. Pag tumaas ang baha, alam na natin saan natin kukuning kalabaw natin, saan natin itatali kalabaw natin. Filipinos are very resilient. Ngayon ang nagbukas na ang ating economy, kaya nga sinasabi ko, when we wear masks, we do not love ourselves. We also help improve the economy of our country. Ang mga Pilipino magagaling eh. Ang galing natin. Tingnan mo, hindi ba back to normal na tayo? O hindi ba? Singit-singitan na tayo? Maski sa grocery, naniningit na sila. Back to normal. Naniningit sa pila. Oo. Sa pila, silihit na sila eh. Diba? Singit-singit na sila. Huwag ka na lumabas. Pabaksin ka lang. Sinisingitan ka na eh. We are a country of very resilient people. Oo, sa mental health, opo. Naibsan na konti. Nag-improve na tayo.
back to normal. No, hindi pa naman totally bukas tayo, back to normal na tayo eh. Makikita mo lang naman doon pag nagpapabaksing ka, singitan na eh. Eh, hindi pa naman tayo normal, di ba? Mm-hmm. And I'm happy to see things like this. Although, okay, this bad practice. Nakikita ko ang Pilipino, you know, they swing back easily. Mabilis sila mag, di ba ngayon, nandyan na yung nakawan, nandyan na hulihan ng drugs, and then yeah. Back to normal na sila. Oh, opo. Diba? So sabihin ko, the good and the bad. Back to the good and the bad. Partner. Yes, one last question na lang from me, Doc Lillian. Kanina kasi nasabi nyo, no? Appreciate yourself. But it's easier said than done for a lot of people. I'm sure you know about this, di ba? Yung self-love, hindi nila alam. Marami sa atin hindi alam kung saan uumpisahan yun. Saan nga ba? Paano magsisimula? Para pagpasok ng bagong taon, you enter it with a grateful heart and appreciating yourself. Go ahead, doctor. Alam niyo po, ibang-iba po ang self-confidence sa self-love, self-compassion. The big thing right now in psychology is not about self-confidence. Ay, nako, bonggang old-fashioned na yan. Pre-pandemic time na yan, di ba? Ang pinakauso, actually before pandemic, is self-compassion. Ang self-compassion, ang dali-daling sabihin. Pero tama, eto naman tayo mga Pilipino, we are very humble. Hindi ba pag sinabi ng tao, uy, ang ganda-ganda mo ngayon, ay, hindi totoo naman yan. Ay, bakit? Pag ako ko sabihin, maganda ka, thank you, naku, salamat, nagpa-check ka ng mata, totoo, thank you. Kasi tayo. Kasi talaga naman, oh. Hey, no, we are very, very high on being too humble to the point it's already harmful to us. Aww. Ang start ng being a self-compassionate is to, dalawang kamay lang, taas natin dalawang kamay natin. I have two hands, dalawang kamay. Whenever you feel you are down, whenever na may ginawa kang mali, alam naman natin eh. Alam natin pumalpak tayo, hindi man tayo perfecto. Di ba? Ano yan? Maski dilata, hindi naman 100%, di ba? So, kung hindi natin naigawa ng tamang 100% at tuwid, kailangan lang natin dalawang kamay, i-embrace mo sarili mo and tell yourself and pat yourself on the shoulder and said, partner, next time, kakayanin natin ito. Pat your shoulder. When you embrace yourself, you cross your arms, embrace yourself, mm-hmm. and pat yourself sa shoulder. It is a very, very stimulating. Diba? Eh kung sabihin ganyan, no? O yung crush ko, hindi ako tinignan yung babaeng kalaban ko pa naman. O so what? Okay lang. Embrace yourself, cross your arms, embrace yourself, and tell yourself, dadating din yung para sa'yo. Diba? Yeah. Ma'am Lillian, so, we'd like to talk to you longer, pero naubusan na po kami ng oras. Pero hindi po siguro kami, hindi namin matawaran yung saya. At tuwa namin na kayo po ay nakapiling namin ngayong umaga. Yung po mga binanggit nyo po, lalong lang yung mga advice ninyo, ay kami mismo, ha? We will try to put it into good practice, Ma'am Lillian. Welcome. Thank you po. Thank you and blessed year ahead. Salamat po. Happy New Year din po. Yeah, si Dr. Lillian Nanggi, ang life coach and psychologist. Ako, I will try to do that, pero hindi ko maabot. Hindi umaabot eh. Hindi maabot. I wonder why. 2 pounds daw. 2 pounds.